Anim na buwan na ang nakakaraan mula ng pinaslang si Percy Lapid sa Manila, isang kasong pinaniniwalaang extrajudicial killing ng isang journalist na naging kritika laban sa Philippine government. Ang mga kaanak ni Lapid ay nasa Amerika ngayon, suportado ng Asian American Press Club of the US at ilang community members sa Los Angeles, habang patuloy silang nananawagan ng hustisya. Masyadong mabigat para sa amin because yung paghihintay ng justice, it looks impossible, but we're still hoping and praying that things are gonna get better soon. Inalala si Lapid sa pamamagitan ng video tributes mula kay dating Vice President Lenny Robredo at dating Senator Kiko Pangilinan. Meron ding mga musical performances mula sa pamilya ni Lapid. Sa kabila po ng pagiging matapang niya sa radio, napakabuting ama po ni Percy Lapid para sa asawa, sa bayan ko, sa mga taong humihingi ng tulong sa kanya. Madalas kahit wala siya, bibigyan niya yung natitira niya para sa iba. Tulad na lang nung nag-pandemic. We are very devastated about what happened, but seeing these people supporting my dad, keeping their faith to my father's legacy was giving us strength to continue our fight, our everyday living. Nakasuha na ng Philippine Justice Department sina Suspended Prisons Chief Gerald Bantag, Superintendent Ricardo Zulueta at iba pa sa pagpatay kay Lapid. It was a big hope actually. We are happy about it because it was actually on our dad's birthday. It happened on our dad's birthday. It was like a gift for not just for us, but for everyone who are keep on supporting our dad. Habang nandito sa Amerika ang pamilya ni Lapid, ay tinutulungan sila ng PhilAm community na nag-fundraising na rin para sa kanila. Nais nilang ma-meet pa ang mga supporters ni Lapid sa iba't ibang bahagi ng Amerika, pat-anilay handa silang bumalik sa Pilipinas para makamit nila ang hustisya. Para sa TFC News, Henny Espinosa, ABS-CBN News.